So, yun, magandang umaga sa inyong lahat, mga Cantors. So, ngayong araw, mga Cantors, is magkakalikot na naman tayo ng unit natin kasi may nakita ako dito, mga Cantors, na spring, ito. So, malambo to, nakuha ko to sa payong. So, meron din tayo dito, mga Cantors, na mahabang pwede gawin nating mga hammer spring. Yan. Ito yung mostly yung mga ginagamit nating hammer spring. So, nakita ko to, mga Cantors, at na-test ko dito, mga Cantors, sa ating unit. Yung ganito lang kahaba, mga Cantors, siguro mga 2.5 inches or less. Mga 2 inches siguro, mga Cantors. Bumibikwas yung unit natin, mga Cantors, ng 850 plus to 860. So, yung nangyayari, mga Cantors, dun sa hammer natin, is nakalapat pa rin siya dun sa firing pin. So, ngayon, mga Cantors, eto, gusto kong experiment na to, is gagawin natin mas maiksi yung spring. Siguro mga ganito lang. Yung hindi lalapat dun sa ating firing pin yung hammer. So, titingnan natin kung ilan yung muscle velocity na kaya niya i-produce tapos kung consistent. Kasi marami tayong trials and error na nakaraang araw, mga Cantors, is parang hindi na maganda yung ating sa loob. Yung palagay ko, yung ball spring, mga Cantors, is nayupi sa sobrang lakas ng power na binigay natin dito. Tapos, yung regulator ko okay naman siya. So, bumabalik na siya na okay na yung ating regulator nung nakaraang pag-repair natin. Kaso nakikita ko yung consistency niya is hindi pa rin ganun sa gusto ko. So, yung bikwas niya, mga Cantors, pag walang suppressor is napakalawak ng parang puting usok or yung gas niya or yung hangin niya na lumalabas sa ating muzzle is napakalakas at malawak. So, yung gusto ko, mga Cantors, mangyari is yung lumalabas niya is parang pino lang, is manipis. Sa dulo lang siya malawak pero hindi ganun. Hindi ganun kalawak sa nakita ko. Pero kaya ngayon gagawin natin itong experiment, mga Cantors. At lilinisan ko na rin lang naman yung ating unit, gawa natin ng experiment. Pero ito, mga Cantors, puputulan ko pa to. Kasi may stopper na yan eh. Yan o. So wala na, pag ganito nakadiin yan, mga Cantors, wala nang ipuputok yan. So, dead end na yan. So, try natin kung kakasya ito, mga Cantors, dun sa ating ginawang valve. Tapos, puputulan ko kung alin ang sukat na gumagalaw pa rin siya kahit papano. So, hindi ko gustong gumalaw siya ng open na open at malayong malayo dun sa ating valve housing. Kaya, gusto kong gawin ngayon is yung tamang palo lang hanggat maiksi na hammer spring as possible at wag lang bumitaw dun sa ating spring guide. Ang tawag ko doon spring guide, yung nasa loob nitong spring na parang steel, kung saan ito nagpi-play. So, ito kasi, mga Cantors, matigas yan. Oh. Tigas yan. So, subukan natin ito. Dito. So, babaklas ako at papakita ko rin dito, mga Cantors, sa video kung ano-ano ang ating maginawa or powerize natin dito at nakukuha natin yung ganung speed. So, papakita ko isa-isa sa inyo, mga Cantors, magsimula sa barrel hanggang sa loob. So, yung regulator tsaka yung tank, hindi na natin pakikalaman. At habang nagre-repair ako, magbobomba na rin ako kasi nasa 15 MPa na lang siya. So, at the same time, magbobomba ako habang nagre-repair tayo. So, ipapakita ko sa inyo pag nabaklas na to at isa-isay natin kung anong pinawerize natin kasi si Whitey na naman, i-yellow na naman to pag nakita niyo yung laruan natin. So yun, mga Cantors, stay tuned lang. Sana po isuportan nyo po itong video. Shout out po sa inyo lahat. Thank you po ng marami. So sana po ay may matutunan kayo dito sa bago nating video. So yun. So yun, mga Cantors. Simulan natin dito sa barrel. Itong barrel, mga Cantors, oh, kung nakikita nyo to. So pinaglagyan ko ng kanal. Bali dalawa. Para yung sa transfer port natin, hindi na backfire dito sa harapan at likuran. So, yan, mga Cantors. Para lahat ng hangin na lalabas, diretso dun sa likod ng pellet natin. Isa. Pangalawa, yung pellet probe natin, ginawa nating pin. So, wala na talaga, wala pa tayong budget para makapagpagawa ng talagang mas maganda na ganito. Pero ito yun lang yung kaya natin gawin. Pero sa iba dyan na gustong gumawa, magpagawa kayo ng adjustable to, mga Cantors. So, dapat ito may thread din.
papasok dyan, lalabas, aangat o ano, para pwede nyong palitan just in case nabibitin yung pellet nyo sa rifling nyo. So, ito isa, tsaka dalawang o-ring. So, dual o-ring dapat. So, ito isa lang. Isa. Pero hindi naman siya nabackfire sa atin. Tapos, ito mga kantos, oh. Pinalakayan natin yung transfer port natin ng 6mm. Tapos, binutasan din natin dito. Magkabilaan yan. So, dapat yung butas dito mga ka-hunters is slanting, pag ganyan, hanggang dun sa may thread. Kung saan yung bulb seat. So, buksan natin. Kung saan ito mga ka-hunters nakalapat. Yan. Para pag bigkwas niya, diretso agad yung hangin. So, tips yan sa atin ni Sir Oscar. So, shoutout sa'yo Sir Oscar. Yan, si Papa Oski. So yun, ito yung ginawa nating bulb. Yan. So lapat na yan dito mga kantos yan. So maganda ang bigkwas nitong bulb. So hindi natin babaguhin yan. Ito yung ginagamit nating spring. Medyo may katigasan, pero malambot pa rin. Pero ang ano nito is masyado siyang open. So kung anong ang ibig sabihin ng open mga kantos is dire-diretso talaga siya. Pag binikwas yung hammer na high firing pin natin, dire-diretso siya. So, ang lawak. So, nangyayari is dire-diretso din yung airflow papunta dun sa ating transfer port. So, marami tayong nauubos na hangin. So, ito mga kantos na malambot. Try ko kung kasya. Ayun, sakto. Yan, sakto mga kantos. So, ang gagawin natin dito, although malambot siya mga kantos, meron siyang dead end. Pero babawasan natin yung dead end. Aalisin ko yung isa dito, itong makapal. So, aalisin ko yan. So, magkakaroon tayo ng kakaunting dead end na lang siguro. Tapos, yung kagandahan naman ito, is madali itong paluin ng maiksing hammer spring. So, ito yung ginamit nating hammer spring. Ho. Mahaba, medyo mahaba. Siguro 3 inches mga kahantos. Galing yan dun sa pinakita ko kanina na mga set ay spring na mahaba. So, pwede ko na to siguro putulan. So, isusubukan natin kung gagana. Pero kung hindi gagana, babaklasin ko ulit at ibabalik ulit yung dati. So, yung dating valve spring nito, mga kantos. So, yung dating valve spring nito, ito, mahaba. So, actually, mayroon pa akong isa nito na ginagamit talaga. Ito matigas to, mga kantos. Kasi mahaba siya kumpara. Oh. So, yung bigkwas nito, mga kantos, mababang velocity lang. Tsaka, kakaunti rin yung kain niya sa hangin. So, yung isang full load natin ng tank natin is nakakabigay tayo ng siguro 100 shots or more, mga kantos. Kung malalapit lang yung naman yung mga targets natin, kayang-kaya yan. So, ito, hahanapan ko ng paraan. I-discarte natin to mga kantos, na magagalaw ko pa rin. Subukan natin, mga kantos, ipasok ko lahat. Halimbawa, nakalak na yan. Nakalak mo. So, try natin. Wala nang movement, mga kantos. Kakaiksi na lang. So, mangyayari nito, masisira niya yung talaga yung ating spring. So, ang gagawin natin, babawasan natin to ng spring. So, try ko lang, unti-unti lang, mga kantos, ang pagbawas ko. So, yun na, naputol na natin yung isa. So, balik natin. Subukan natin kung kaya na natin magalaw to kahit siguro mga 10mm yung pasok niya. Ayun, may dead end pa rin siya pero malambot na siya mga kantos. Tsaka actually may pasok na din. Ayun. Sapat na yan mga kantos, actually sapat na yan para sa ating hinahanap na power. Pero gagawin natin is babawasan ko pa. Siguro hindi ko na ito gagalawin. Ito na lang yung babawasan ko. Yung gumagalaw. So babawasan ko pa siguro ng mga dalawa pa. Kailangan ko kasi yung mga counters ni stopper. Para in case na masyadong malakas yung nasalpak nating spring. Eh hindi basta-basta mo lalamon ng hangin yung ating AG. So magkakaroon na tayo ng limited na putok.
Kahit anong bigwas ng hammer spring mo, limitado na yung putok mo. Yun ang hinahanap ko dito. So, ayun na nga, nabawasan ulit natin. Binawasan ko ng dalawang ikot. So, try natin ulit. Halimbawa, nakalak. Nalalaman mo ito pag nakalak. O ginagawa natin nakalak kasi inihigpitan ko to para tumaba yung ating o-ring. So, papalitan din natin yan. Ayun. Lambot na mga kantos. Pwede na yan. So, malambot siya. Ayan. Malambot na siya. So, kailangan na natin yan. Pero may dead end. Ayan. Siguro pumapasok simula di ganito. Sukatin natin mga kantos. Sagad. So, ayan. Ang lawak na yan. So, masyado na yung malawak. So, plus ang pressure ng hangin sa loob. So, siguro kalahati niyan, kaya natin mabikwas. Malaki na yun. So, okay na yan. Na power natin. So, ano pa ba ang in-improvise natin dito? Halos yun lang, mga kahantos, yung ginalaw natin. Tapos, eto na yung transfer port natin na ginawa. Pero, aayusin ko yan kasi nasira nung tinatanggal natin. Kumapit kasi. So, yun. Dilinisan ko lang to at ibabalik natin. So, titingnan natin kung ano ang effect niya. So, yun mga kantos. Okay lang yan. Ah, si Choice to pala. So, ngayon, naisalpak na natin yung ating hammer. So, tulad lang sabi ko, ito mga kantos. So, hindi makikita dyan. Hindi makikita. So, ito lang siya. So, dapat yung hammer na spring natin. Saglit lang. So, yung spring natin dapat hanggang dito lang. So, hindi siya aabot dito. Bali, ayaw natin ang dikit dito sa ating spring adjuster. So, puputol tayo ng spring. Gagawa tayo ng spring. Susukatin natin kung gaano kalalim mga kantos yung ating anong tawag ito? Yung ating opening. So, ito. So, yan. Sukatin natin. Halimbawa. Ito. So, hanggang dito lang dapat. Actually, mga ka-hunters. So, more or less, mga ka-hunters, ganito lang dapat kahaba yung ating hammer spring. So, sukatin natin dito, mga ka-hunters. Tapos, pupukul tayo. Habaan ko na ng count. As in, ano lang. Isang higla lang. So, yun, nakaputol na tayo. So, yan. So, medyo mahaba lang siya ng konti. Pero, titingnan ko pa rin. Dapat, yung gusto natin is maalog natin yung ating hammer. So, ayokong lapat yung hammer sa ating firing pin. So, gusto ko parang nakaapak lang siya doon. Or, actually, gusto ko medyo may awang siya ng konti. Kasi itong mga spring, mga kantos na to, ang lalakas nito. Grabe. Asa na yung isa. Ito, yan o, yung difference o. Ito, mga kantos, 850 to 860 FPS sa 1,600 PSI na output. So, ito, subukan natin. Pero ang lambot nito mga kantos na ating nagawang anong tawag ito? Nagawa nating spring. So try natin kung try natin kung naalog natin. Hindi natin magalaw yung ating
So, masyado pang mahaba. Bawasan natin. Ayoko nang nakaapak dun sa ating firing pin, mga kantos. Gusto ko lang subukan. Kung gusto nyo rin malaman, mga kantos, kung ano ang resulta. So, sayang naman na experiment natin ito. Kung bawasan natin, siguro mga dalawa pa. Pakulit kami. Ito ko yung naaalog. Para naman ay maiba naman tayo. Maiba naman yung ating setup. Yun, dire-diretso lang. Okay. So, walang ano siya. Walang friction. Huh? Yun lang. So, hindi ko alam kung ano yung part na umaalog. Lalagay ko yung, ano, yung... Ayan. So, hindi pa rin. Kulang pa. Apak pa. Apak pa. Dapat hindi siya apak dun sa ating firing pin. Try ko lang, ha. Tingnan ko lang. Actually, okay na. Kaunting lang. Kaunting apak lang. O, kaunting, anong tawag nito? Kaunti lang yung awang niya dun sa ating firing pin. So, subukan muna natin to. Pag sobrang lakas, mga kantos, uwasan natin. So, basta yung diskarte natin dito is ayaw natin yung palapatin dun sa ating firing pin. So, yun. Naririnig nyo. So, buuhin na natin to, mga kantos. Try natin. Pag hindi, balik natin yung dati. Pero palagay ko naman magandang resulta. Kasi sobrang lambot kasi ng ating valve spring. Kaya yung iniisip ko is lambutan din natin yung ating baka yun ang solusyon dun sa ating tinatawag na bounce. Yung hammer bouncing. So, wala tayong mechanism ng hammer debounce like mga tulad ng FX na parang slingshot lang yung kanilang mga hammer. So, sa atin, ito yung diskarte natin. Lakasan natin yung hammer spring. I mean, iksiyan natin na malakas pero lumbutan din natin yung valve spring. So, subukan natin to mga kantos. Bubuhin ko lang to mga kantos at kainin natin sabay-sabay mga kantos kung sisingaw to hindi. So, yun mga kantos, stay tuned lang, bubuhin ko lang ito lahat, tapos kakapap lang ako ulit. Stay tuned lang mga kantos. Shout out kay Choice 2. So, ayun na. So, nabuo na natin, pero half partial pa lang. So, titingnan natin kung sisingaw itong bulb na ginawa natin. Kasi hindi ko naman linapat. So, meron tayo ditong 22 MPA. So, mga 1.3 siguro yung nakarga natin. So, try natin dito mga kantos. Pero bago natin buksan, alam natin na malambot yun. Kahit, na, kahit meron itong space, ikak na rin ang lambot. Ikak na rin natin. Lambot lang mga kantos. So, hopefully pumutok. Kasi pag hindi ito pumutok mga kantos, may hirapan tayo. So, sabay-sabay natin mga kantos. Tingnan kung sisingaw o hindi. So, i-open ko itong valve ko. Siguro mga hanggang 11 MPA lang. Walang singaw. Lapat na lapat. So, okay. Na-double check ko na din lahat ng screw niyan. So, lagay lang muna natin sa 10 MPA. So, yan. 10 MPA lang muna. Mababa ang pressure. Try natin kung puputok siya, mga kantos.
Tapos kung gaano kalakas o mahina. Ang ganda na ng tunog. So, yun mga kantos. Lakas. Narinig niyo ba yung lakas? Karga natin ito. So, yung silencer para ni Sir Albino, hindi pa natin dito na, hindi ko dito nalagay masyado kasi pinag-practice ang kumakantos dito, hindi siya maganda sa barrel na to. Pero nakakabit siya mga kantos sa isa natin barrel. Dito. Dito siya nakakabit sa 15 inches natin. So, pag bumibira tayo ng long range, ito yung maganda. Pag plinking naman, tsaka accuracy, ito yung maganda. Ito yung preferred ko sa 30 meters. 30 to 50. So, ito mga kantos, pakinggan nyo. Narinig na yan yung difference mga kantos ng suppressor natin at hindi. Nakasuppress yan. Parang umuutot na lang. So, ganyan yung ating ginawang homemade na suppressor. So, kung nagtataka kayo, bakit? So, titingnan natin yung speed. So, hindi ko na to bubuuhin muna sa kulata niya kasi baka may i-adjust pa tayo. So, at least nasa labas. So, try natin. Lagay ko yung chrono. Tapos, tingnan nyo mga counters yung MB ng 10 MPA. Tapos, siguro, i-move natin na hanggang siguro 12 MPA to mga ano yan, mga nasa 1750 to 1800 PSI kung kaya pa niyang bigwasin. So, yung kagandahan ng tunog na naririnig ko mga kahantes, walang bouncing. So, pag palo niya, stop. So, hopefully, consistent. So, meron pa tayong, okay, halos walang naglaw. So, yun, sige mga kahantes, stay tuned lang. Sa likod kayo, tingnan natin sa chrono. Tingnan natin kung saan aabot yung ating speed. So, 1,600 FPS. 807 mga kahantes. Sa pa 823 mga kantos. So hopefully mag-consistent na to. 823, so dapat nasa loob lang siya ng 820. 823. So pa. Okay. 822. Consistent na tayo mga kantos. So pa. 827, so lumakas siya. 825, so yun. So, yun na nga mga kantos, so nakuha na natin. So, okay na ako dun kasi madali lang natin yung bawasan ng ang tawag nito, yung FPS niya kung gusto natin mas mababa sa 800 or ano, madali lang natin yung bawasan. So, yung accuracy naman, itatry natin kung dapat consistent din yung accuracy niya. Tapos, yung gusto ko makita is yung kung ilan putok ang kaya natin gawin sa from 3,000 PSI, halimbawa, down to 2,500. Para makompute natin kung ilan shot counts natin. Tapos, kung pwede nating bawasan. So, kung pwede nating bawasan yan mga kahunters na power, ang gagawin ko lang mga kahunters, kung halimbawa gusto ko 800, gagawin ko lang, tataasan ko yung reg pressure natin para yung valve natin is malakas or may harang siya sa hangin na malakas. So, yung spring natin sa likod is mahihirapan siyang bigwasin. So, or babawasan ulit natin ng isang hibla yung ating spring. So, ganun lang mga kahunters ang pagkuha natin. Pero alam na natin yung consistency. Tapos yung valve spring natin is gumagana. So, may stopper yun mga kahunters. So, hindi siguro tayo aabot ng 900 FPS o lagpas pag ganun kasi kung lakasan man natin yung spring natin sa likod baka masira naman yung ating valve spring. So dapat tamang hagod lang. So yung ano ko dito mga kantos, yung purpose ko dito mga kantos is maiwasan natin yung hammer, yung pangalawang tulak ng hammer. So paano nga ba yung nangyayari mga kantos? So halimbawa to mga kantos, ito yung firing pin natin. Tapos ito yung hammer. So nakadiin yan mga kantos, gawa ng mahaba yung spring mo sa likod. So nakadiin yan. Kung halimbawa wala tong firing pin, pasok yan dyan. So parang ganyan siya kung wala tong firing pin.
So dahil may firing pin at may pressure yung firing pin, mga kantos, nakadiin yan. So pag follow natin ng may distance or nakabuelo na yung ating hammer, pag follow natin karon, may spring, di ba to? Tsaka may pressure. So papasok yan, puputok. Pagputok, pabalik. Pagbalik, yung force naman ng spring nito, ibabalik siya. Parang ganun, ganyan siya mangyayari, mga kantos. So ang nangyayari, after one shot ng ginawa mo, yung nangyayari sa atin is maraming air consumption or mas maraming hangin yung nawawala sa ating tangke. Kasi nga dun sa pagganyan ng barrel. Sa mga hammer type, mga hunters, hindi ko alam kung sa mga bagong gawa ngayon ng PCP kung meron pang ganun. Pero sa mga converted, mga hunters, mostly ganun siya kasi wala nga siyang hammer debounce. So, pero yung para maiwasan yun, mga hunters, yung iniisip ko is bawasan natin yung spring tension dito sa hammer. Malakas yung spring pero hindi siya dikit na lapat-lapat. Yung nadidiinan niya to, yung parang may awang lang siya ng kaunti. So yun ang iniisip ko kasi para pag pinapunto ng spring na hammer natin is magbabounce to. Pero pagbalik niya, wala na tong first sa mga kahantos na ipapalo pa niya dito. Kasi nga yung spring natin is hindi na nakalapat dun sa hammer. So hindi na rin siya abot dito. Kung mapumalo man, masyado ng maiksi at saka masyado ng maliit yung chance na mabikwas pa niya itong firing pin natin. Or mapalabas pa niya yung hangin. Kung may mapalabas man, mga kahantos, kakaunti at kakaunti na lang yun. So, yun ang theory natin dito. So, ngayon mga kantos, yung accuracy test nito, saka na siguro kasi pagod ako. Tapos, pero tatry ko ito mga kantos at baka mag-hunting tayo. So, maraming salamat pa rin sa pagsuporta nyo dito sa ating video. Kung may natutunan kayo mga kantos o may nagawa kayong idea o may tips kayo sa akin mga kantos na pwede natin gawin mga kantos, sabihin nyo lang dyan sa ating comment box. At kung may mga karagdagan kayong tanong mga kantos, lagay nyo lang sa comment box. So, ito yung gagamitin natin pang long range ngayon. Titry ko to kung accurate. So, subukan natin to. Kasi yung ginamit kong pellet, mga kantos, is hindi sorted. Yun ang mga pang-testing natin dito sa mga pag nag-practice tayo ng ganito. Tinetest natin yung unsorted lang. Yung mga sorted, mga kantos, mostly ginagamit natin yan pag nasa field na tayo o nag-hunting na tayo para maganda yung mga patama natin. So, yun mga kantos, may dumang spot. So, ayun mga kantos. So, ayun. Try natin yung accuracy. So, mga pinutok ko yan last. So, hindi pa ako nakapag-zero actually. So, try natin yung accuracy ng ginawa nating project. So, try natin dito sa unsorted mga kantos. So, nagtitipid kasi tayo ng mga sorted. So, dito lang sa unsorted mga kantos. Try natin kung magdikit-dikit man lang to kahit paano. 30 meters. Yun ah, 810. Umakit, 811. Umakit ang tama natin. Siguro mga 10 shots mga kantos. Palapate na yung pellet. Hindi ko na mabilang. Siguro dalawa na lang. Yun.
So, yan mga kantos, oh. Ay, naku, hindi makita. Yan, oh. So, nasa 19 MPa pa siya, mga kantos. Simula ng 21, tapos pumutok tayo ng ilan. So, meron tayo 19 MPa. So, yan yung setup natin. So, running about siya sa 800. Tingnan natin yung groupings niya dito sa 30 meters, mga kantos. Tingnan natin kung... Actually, pwede na. Unsorted naman yun, mga kantos. So, given na yun. Sa 30 meters. Sa bequest ng 815 yung average. Ito siya, mga kantos. Ayun. Ayan lahat. So, meron tayong umangat na isa. Hindi ko alam kung nag-flinch ako. So, yan lahat. Siguro 10 yan mga kantos na putok. So, yan mga nakaraang araw pa yan na nag-try ako. Ito. Nag-try ako. Kaya naisipan natin na baklasin yung ating unit kasi nga kalat. So, yan. Ito siya ngayon. So, good. Positive. So, yung positive results tayo mga kantos. So, okay na yung putok natin. So, kaya natin pumutok siguro mga 9 shots before 9 or 8 shots bago tayo mabawasan ng 1 bar or 1 isang guhit dun sa ating gauge. So, goods to goods na yun mga counters. So, estimated ko mga counters sa 3,400 natin 3,200 natin na PSI bago tayo pumasok ng mga 160. Meron na tayo mga siguro mga rounding ng mga 70 to 80 shots mga kantos na 800 plus FPS. So yun mga kantos, goods na goods na yun dito sa ating converted na PCP na armscore mga kantos. So thank you po ng marami sa inyong lahat sa pagsuporta at sa panonood ng ating video. So maraming salamat po. Hanggang dito lang mga kantos. Take care. God bless. Peace out.